Coach Tim Kun, bantay sarado ang training ni Kai Soto dahil nga posible itong maipasok sa first 5 lineup ng Gilas Pilipinas. And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, palike naman po bilang suporta sa ating YouTube channel. So as of now, tuloy-tuloy po ang training at practice nga po ng Gilas Pilipinas at si Kai Soto nga po ay kinukondisyon ng pangatawan ngayon. Spotted nga po na nag-e-ersisyo or nag-training si Kai Soto at tutok na tutok doon etong si Coach Tim Kun. Hindi naman lingid sa ating kalaman na nalaman ni Coach Tim Kun o napanood ni Coach Tim Kun yung magandang performance si Kai Soto sa Yokohama doon sa last 2 games, which is maganda so far ang performance. At karating din sa ating balita na si Kai Soto talaga ay nagpo-focus din sa pagpapalaki at pagpalakas ng kanyang katawan. Kapansin-pansin naman kapag may nakakatapat na big man si Kai Soto, hindi na po siya basta-basta nababalya at kayang-kaya na makipagsabay ng ating big man ni Kai Soto. Ang napansin po kasi ni Coach Tim Kun dito kay Kai Soto ay masunurin, at kapag mas napalaki pa ang pangatawan ni Kai Soto ay talagang kahit sinong big man dyan ay kayang-kaya niya pong tapatan. Bakit ka mo? Ito po si Kai Soto talaga ay asset po ng Gilas Pilipinas. Pinapangalagaan yan po no ni Coach, dahil itong si Kai Soto mga kaibigan ay talagang katatakutan po ng ating kalaban. Sa edad na 21 years old now ay ganito na po siya maglaro. Talagang antindi ng potential. Kapag ka nagkaroon lang talaga ng maayos at hindi bako ng mga kakampeno, ay nabibigyan ng maayos na highlights at magandang performance itong si Kai Soto. Very obvious naman ang ganda ng lineup ng Gilas Pilipinas ngayon mga kaibigan. Bukod po kay Kai Soto, Kevin Kimbao, Justin Brownlee, yan yun pang ibang mga Gilas player natin na talagang may pang reserve tayo. Kung titignan nyo pong mabuti, nasa dito na ang Gilas Pilipinas sa unang laban at very obvious naman na hindi ganong kalakas ang Hong Kong. Pero hindi po pwedeng maging kampante ang Gilas Pilipinas dahil siyempre alam naman natin maraming pwede at posibleng mangyari bilog ang bola. Hindi dapat maging kampante ang ating Gilas Pilipinas at very obvious naman talagang focus at tuloy-tuloy po ang kanilang practice. So mga kaibigan, yung open door na practice nila sa February 19, so mapapanood po natin yun ng live no, and hopefully talaga no yung suporta ng mga Pilipino hindi mawala simula day 1 hanggang sa pagkatapos po ng FIBA Asia Cup qualifiers. So mga kaibigan, patuloy ko po kayo ulit i-update no, and please wag na wag pong kakalimutan mag-like and subscribe para updated po kayo sa ating mga daily Gilas update. Maraming salamat.